Hey there! Do you wanna see my dick? Halika dito, labit konti. Yan. Okay lang ba sa'yo yung malaki, malapad, mataba, at higit sa lahat, maitim na dick? Para saan ba to? Ano ba ang bisa at dulot nito sa ating pamumuhay? Well, ito lang naman ang sa tingin kong may potential maging tagasalba at bumago ng galawan ng handheld gaming sa buong mundo. So, simulan muna natin sa history ng console gaming. Pwedeng chismis lang din to, pero ang sabi kasi ni Wikipedia, ang best handhelds by units sold ay ang mga sumusunod: Nintendo DS, Game Boy, PSP, and Nintendo 3DS. Na ang tatagal na ng mga release days nila. 2011 pa yung pinaka-recent, which is ang Nintendo 3DS, tapos 2004 pa yung Nintendo DS tsaka PSP. Then noong 2017, dumating ang Nintendo Switch na naging tagasalba. Basically, nasa kanya ang handheld market hanggang ngayon kasi may asim pa din siya kahit sa susunod pang mga taon. Actually, magkakaroon nga ng Nintendo Switch Pro. Pero syempre, lahat ng handheld game console sa kalista dyan is brand exclusive mostly ang mga games nila or hindi cross-platform ang game library nila. Eh bakit nga ba walang handheld for PC games dati? Simple lang! Eh kasi ngayong 2022 lang na-release ni Valve itong Steam Deck eh. Kidding aside, kaya sa tingin kong disruptive gaming console itong Steam Deck kasi dahil sa mga reasons na to. Una, syempre lahat ng games sa Steam pwede mong malaro dito kahit nasaan ka pa. Ay hindi pala lahat! So, kailangan mong i-check kung meron siyang Steam Deck compatible and verified para malaman mo kung fully compatible yung game na lalaroin mo dito sa Steam Deck. So basically, portable gaming PC ito na naging posible dahil sa pakikipag-partner ni Gaben kay Dr. Lisa Su. Because this is powered by an AMD Zen 2 APU na may 4 cores, 8 threads, running at 2.4 GHz up to 3.5 GHz frequency na CPU. Tapos meron siyang 8 RDNA 2 compute units that's running at 1 GHz up to 1.6 GHz. Para siyang toned down Ryzen 3 3000 series CPU na may RDNA 2 integrated graphics. Which is excited ako kasi ito magiging integrated graphics ng paparating na Ryzen 7000 series na CPU. Alright, it also has 16 gigs of LPDDR5 onboard RAM, so hindi mo siya ma-upgrade. Tapos meron siyang tatlong variant na 64GB, 256GB, and 512GB of storage. Actually, yung tatlong model, pare-pares lang sila ng specs in terms of CPU and RAM. Yung nag-iba lang sa kanila is yung speed and capacity ng storage. Eh bakit ang layo ng pricing nila, Kuya Jonic? Storage lang naman yung pinagkaiba nila eh. Tapos pwede mo naman i-upgrade yan ang sarili mo, di ba? Tama ka doon. Pero kung titignan mo kasi yung presyo ng 512GB na M.2 2230 size na SSD, hindi pa kasama yung shipping dyan, talagang nakasulit ka na din sa $649 na offer ni Valve. Na may kasama pang anti-glare glass, carrying case, and etc. Tapos sila na din yung nag-install nung mismong storage para sa'yo. Tapos, meron din siyang SD card slot kung sakaling bitin ka pa din sa storage. Grabe, di ba? Itong handheld device may pinakamatinding storage options na available ngayon. PC talaga siya with its specs eh. Kaya sa ganitong form factor siya, pinagkasya. Kasi syempre, meron ka pang cooling solution. Kaya mataba and chunky siya. Sabi ko kanina, di ba? Gusto mo ba na mataba? Oh, naalala nyo ba yung Nvidia Shield, which is a handheld console that is used mainly for streaming games from desktop PC or sa gaming laptop nyo. Maniniwala ka ba merong similar feature nyan si Steam Deck? Yan ang pangalawang reason kung bakit siya naging disruptive innovation. May sarili siyang feature to do a game streaming and that is via Steam Remote Play. Pero hindi pa natatapos dyan yung game streaming capability niya. Actually, pwede mo din ito setupan ng GeForce Now, Google Stadia, or xCloud para hindi ka nalimitahan sa Steam Library games lang, di ba? Speaking of mas malawak na game library, another unofficial selling point or disruptive feature nitong Steam Deck is syempre ang emulation. O ito, seryoso ah. Medyo nangangiti lang ako pero seryoso. Seryoso ako. Para lang na we don't support any kind of piracy dito sa channel na to. Pero ang gusto ko lang sabihin na pwede mong laruin lahat ng retro games dito sa Steam Deck.
Lahat! As in yung mga games na dinevelop nung hindi ka pa buhay. Tsaka yung mga games na napaglipasan na pero hindi mo pa din nalaro. Ito ang magdadala sa'yo pabalik sa nawala mong kabataan. Mapa Sega, SNES, Dreamcast, Nintendo DS, 3DS, PS1, 2, 3, hanggang sa Switch. Kailangan lang medyo masipag ka mag-tinker ng mga how-tos. And syempre, ready ka mabirusan. Actually, sinubukan ko din mag-Android emulator. Pero hindi ko na siya tiriloy kasi kailangan mo pang mag-install ng Windows OS. Ayoko naman mag-dual boot. Tsaka hindi ko rin siya recommended gawin kasi wala lang, hindi ko na recommended. Another reason, syempre, ano bang meron dapat sa handheld gaming console? E di, marami at magandang pindutan, di ba? Actually, nagustuhan ko yung placement ng gamepad controls niya eh. Pero ang nagpa-unique talaga dito is yung assignable rear grip buttons. Though, ang hirap gamitin na itong grip buttons, pero pwede na yan kasi meron kang extra buttons to play with. Tapos, itong trackpads naman, kahit naramdam mo yung plastic texture niya, meron naman siyang haptic feedback. So, ramdam mo yung pag-control sa cursor mo. Ang dami niyang controls and input buttons na sobrang useful for different genre ng game. Isama mo pa yung 6-axis gyroscope niya na malaking tulong din sa clutch na pagtutok sa FPS game. And another one is ang versatile nitong Steam Deck console kasi nga, hybrid console din siya. Ibig sabihin, pwede mo siya i-connect sa monitor or TV mo via its USB-C port. Kailangan mo lang ng USB-C dongle or a docking station para makonect mo din yung mga wired peripherals mo or kung wireless ka, pwede din naman sa Bluetooth. Pero, malakas sana ang potential niya. Kaso nga lang, meron akong mga napapansing mga puipigil sa pagtudamon niya. Or, should I say, deck blocker. Sa inuman daw, madami daw deck blocker. Even though ang daming ways kung paano ka makipag-interact sa Steam OS, hindi ganun kaganda yung experience ko sa kanya with regard sa kanyang navigation. Kahit na may touchscreen display siya, I hope mas mapasmooth pa to ni Valve sooner. Since Steam OS is based on Arch Linux OS, hindi mo direct na ma-install yung mga Windows installer tulad ng Epic Games Launcher kasi nga executable files sila. Though ang workaround niya is by using the Proton compatibility layer niya. Medyo hassle lang siya pero pagka nagawa mo na yung first time setup na yun, okay ka na. Next is yung battery. Yung battery life niya is hindi ganun ka-superb. Tumatagal lang siya ng around 1 hour 30 minutes up to 2 hours pagka naglaro ako ng AAA games. So, talaga maghanap ka ba din talaga ng wall outlet? Finally, ang pinaka-nag-holdback sa kanya is ang kanyang availability. Wala ka pa na ito, di ba? Hindi rin sa akin ito eh. Kung sa ibang bansa nga, hirap sila makapag-reserve or mag-order. Dito pa kaya sa Pinas, di ba? Not to mention na hindi pa talaga siya available sa Philippines. So overall, since etong pinakaunang iteration ng Steam Deck, user experience-wise, masasabi ko, hindi pa siya perfect. Madami pang kailangan planchain ng mga developers nila dito. Pero gaming experience-wise, panalong-panalo talaga tong Steam Deck. Masasabi kong Nintendo Switch alternative siya or all-in-one gaming device on the go. Pwede mong gamitin habang hinihintay mo yung jowa mo sa Watsons. Habang nasa clinic ka, puwipila ka, di ba? Habang nasa biyahe ka sa airport, di ba? So if you want more videos like this, get subscribed, enable notifications so you won't miss another Steam Deck review. Like, dislike, I don't care. Thank you and GG. Kaya pala ako kay AMD. Valve and AMD pala. Kasambaw.